Langin. Ama po naming Diyos na nasa langit, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa oras at pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Lord, sa oras na kami po ay inyong pinagtipon-tipon upang kami po ay sama-samang sumamba, makadulog ng aming pong mga panalangin, magkaroon ng awitan, at higit sa lahat, Panginoon, makapakinig ng inyong pong salita. Lord, dinadalangin po namin na aming pong pakikinig ng inyong pong salita. Bigyan niyo po kami, Lord, ng katalinuhan, ng wisdom na nanggagaling po sa inyo. Nawa, Panginoon, maintindihan po namin ang mensahe na gusto niyo pong ipahatid sa gabing ito. At ganun din po sa akin na maghahayag ng inyong pong salita. Muli, Panginoon, ako po inyong puspusin ng inyong pong banal na espiritu. At ang tanging salita niyo lamang po ang mamutawi sa akin pong mga labit tila. Ito po ay aming dinadalangin. Pinapasalamatan sa inyo sa matamis na pangalan na ayon pong Panginoong Jesus na ayon pong tagapagligtas. Amen. Pwede na po tayo magsiyo po. Good evening po sa ating lahat. At bago po ako magsimula, nais ko pong magpasalamat unang-una po sa ating Panginoon sa panibagong pagkakataon po muli na humarap at tumayo dito po sa kanya pong pulpito. At syempre po sa ating pong mahal na pastor, sa tiwala sa aming pong mga kabataan, kami po ay mga 18 anyos lamang at kami po ay binibigyan ng pagkakataon ng aming mahal na pastor na tumayo rin po sa kanya pong pulpito. Ano po, salamat po pastor sa tiwala sa amin. And syempre po sa akin pong mga magulang na siyang gumabay po sa amin pong paglaki. Kami po ay 6 na magkakapatid. Kami po ay napalaki ng maayos. Kahit na po, lalo na ngayon, mag-isa na lang po aming mama. So salamat po mama at papa sa pagpapalaki po sa amin. Ganun din po sa aming pong high schooler advisor na sila Mami Ria at sila Daddy June. Napakalaking tulong po nila sa amin na gumagabay po sa amin kahit na po ay marami po silang alalahanin. No? Sinama po nila kami bilang kanilang mga pangalawang anak. Actually, hindi lang po kami pangalawa kasi ang dami po namin sa high schoolers. So thank you po Mami Ria at Daddy June sa paggabay po sa amin high schoolers. So ngayon, pag-usapan po natin, nabasa po natin, is about sa Samaritan woman at sa Jewish people. So, enemies. Kapag sinabing enemies or magkaaway, meron agad pong tao o bagay na pumapasok sa isipan natin. So, pag narinig po natin yung salitang enemy or magkaaway, sigurado po ako, meron pong kaakibat na pangalan yan. Diba po? It's either personal, no? Personal na dumating sa buhay natin, nagkaroon tayo ng hindi magandang relasyon sa kapwa natin, no? Nagkaroon po tayo ng kaalitan, nakaklase, office mate, kaibigan, kapitbahay, no? Or yung mga tao naman na kilala natin na talagang magkaaway, no? Hindi lang siya personal na sa iyo na dumating sa punto nagkaroon kayo ng alitan, no? Mga tao naman na hindi personal sa iyo pero kilala mong magkaaway. Halimbawa sa school, meron kang kilala na ng kakaklase na itong kaklase na to, pag sinabi yung pangalan ng kaklase mo na to, no, kaakibat na yung isa mong kaklase na magkaawa yung dalawang yun. No, so, meron pong mga ganong circumstances, meron pong mga ganong moments sa isipan natin na kapag panggit natin yung salitang enemies, meron pong sumasagi sa isipan natin na pangalan. No, hindi man po pangalan o mga grupo ng tao. No, napapanahon po sa atin yan, no, sa politika. Pag sinabing itong partido na to, nakadikit na yung itong partido na to, magkaaway ang dalawang yan. O kaya naman, pag sinabing itong presidente na to, no, kakibat yung itong presidente na to, magkaaway ang dalawang yan. So napapanahon po sa atin yan, meron at meron po tayong may isip, no, pag sinabi po nating enemies at magkaaway. At even sa mga lahi na mayroon po tayo sa ating mundo, no, isa po sa mga magandang halimbawa niyan, yung Asian versus American. Ayan, makikita nyo po, maraming mga Asyano na nagpupunta sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Amerika, at iba ang treatment sa kanila. Tawag po natin doon ay Asian hate. No? So, ano, sa Bible po, meron din pong nakasulat patungkol po sa awayan ng mga lahi. Ayan po yung nabasa natin kanina, yung po yung Jewish people at Samaritan people. No, noong mga time po na ito, kapag sinabi pong Jewish, no, nakadikit na po sa pangalan niya, nakaaway yan ng Samaritano. Ganon din po sa pangalan ng Samaritano, kapag binanggit yung salitang Samaritano, nakadikit na sa pangalan niyan, kaaway yan ng mga Jewish. Ano po? So, yun po ang pag-aaralan po natin.
No, yung storya po natin is patungkol po sa isang Jewish, no, which is si Jesus Christ, at nagkaroon siya ng encounter sa isang Samaritanong babae. And pag-aaralan po natin how Jesus, being a Jew, interacted with a Samaritan woman. Ngayon po, ito po, para mabigyan ko po kayo ng background kung paano po nagkakaroon ng alitan itong Jewish at mga Samaritano. In fact po, ang tingin ng mga Jewish sa mga Samaritano nung panahon na to ay aso. At sa Middle East po, kapag sinabing aso, aso po ang kinukonsider na pinakamaruming hayop doon po sa Middle East. So ang tingin po ng Jewish dito sa mga Samaritano ay napakababang tao. So ma-imagine po natin yung between, yung spark between these two group of people, no? At yun po ang pag-aaralan natin, how Jesus, being a Jew, na ang Panginoon natin, kahit na siya ay isang Hudyo, nakipag-interact sa kaaway niya, sa isang Samaritano, no, kaaway ng lahi niya. Ngayon, aside po sa lahat ng nabanggit po natin na magkakaaway, no, meron pa po ako hindi nabanggit, ito po lagi ko naririnig. No, pag sinabi pong Nora Honor, kakibat po niyan, Vilma Santos. Diba po? Pag sinabi Vilma Santos, kaaway niyan, si Nora Honor. Diba? So aside po sa lahat ng nabanggit natin na magkakaaway, na magkatunggali lagi, merong greatest and all-time known enemies. No. Sa buhay, dito po sa mundo, merong pong pinakakilala, pinakamatagal, at pinakatanyag na magkaaway. Ano po? Sino po yun? It is God and sin. Ano po? It is God and sin of this world. God hates the sin that is within ourselves. Tama po, meron po tayong mga kasalanan, no po? Aminin man po natin na aminin man po natin o hindi, meron po tayong kasalanan, no? And God hates that sin, no, that is within ourselves. Sa madaling salita, we are not different being a Samaritan woman in front of our God. No, hindi po tayo naiiba bilang isang Samaritano sa harap ng ating Panginoon. Maaari po nating i-consider ang ating mga sarili bilang kaaway ng ating Panginoon. Diba po? Bakit? Because God hates sin. God hates the sin within ourselves. Ngayon, pwede po nating i-relate ang ating mga sarili bilang Samaritan woman. Tayo po ay punong-puno ng imperfections, tayo po ay punong-puno ng flaws, tayo po ay punong-puno ng unfaithfulness. Diba po? Tayo po ay punong-puno ng pagkukulang sa harap ng ating Panginoon. No, kung saan hindi na po dapat tayo worthy na magkaroon ng even small interaction with Jesus, even prayer with Him, hindi na po tayo worthy. Bakit? Kasi tayo po ay punong-puno ng kasalanan. Ano po? No? Hindi na po tayo worthy na magkaroon ng interaction between Jesus. No? Sabi po sa verse 9, sa binasa po natin, "Then saith the woman of Samaria unto Him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans." So gusto ko pong ma-imagine natin sa mga oras po na ito. Tayo po ay isang Samaritano. Tayo po ay hindi perpekto. Hindi po natin kalahi ang Panginoon. Ang lahi po ng Panginoon, mga perpekto po yan. Tayo po ay isang Samaritano lamang. Tayo po ay punong-puno ng flaws, punong-puno ng imperfection. No? At sasabihin po natin sa ating Panginoon, "How is it that thou, being a Jew, no, askest drink of me? Bakit ako nagkakaroon ng interaction sa iyo, Jesus?" No. Ngayon, no, kaya sa kabila po ng mga kasalanan, sa kabila po ng ating mga pagkukulang, what did Jesus do? Jesus interacted with us. Jesus interacted with us despite of all our setbacks. Despite of our shortcomings. Despite of our sins, despite ng mga pagkukulang, despite ng mga lahi na kinalakihan natin, despite ng kultura na ginagawa natin, Jesus interacted with us. He offered us the living water. Sino po yung living water? Si Jesus Christ. Ano po? Ngayon, kahit na minsan na hindi na po tayo worthy tumanggap ng blessing, no? Hindi lang po yung interaction with Jesus, eh. Hindi lang po yun nare-receive natin. Meron din po tayong blessing na nare-receive sa Panginoon, kahit po yung mga simpleng bagay, no? Minsan hindi na po tayo worthy tumanggap ng magandang trabaho. Hindi na po tayo worthy tumanggap ng career.
Hindi na po tayo worthy tumanggap ng business. Hindi na po tayo worthy tumanggap ng magandang pamilya. Po, hindi na tayo worthy maka-attend dito. Hindi na po tayo worthy na maging part ng ating Panginoon. Hindi na po tayo worthy na makasuot ng magagandang damit. No? Makaupo sa magagandang upuan. Makakain ng 3 beses sa isang araw. Hindi na po tayo worthy sa lahat ng bagay na yun. But Jesus interacted with us. Amen po. Isa po sa mga halimbawa na pinangahawakan ko dyan, ang ating pong mahal na pastor. Po. Naalala niyo po yung kwento na ating mahal na pastor. Na dumating sa punto ng buhay na ating mahal na pastor. Na sa sobrang layo niya na sa Panginoon, kahit na yung pages nung Bible, nirorolyo, nilalagyan ng pangsindi. No? So, isipin niyo po, is pastor worthy of being a pastor? No po? No, so, kabila po ng mga kasalanan na nagawa po natin, sa kabila po ng pagkalayo ng ating mahal na pastor sa ating Panginoon, ano pa pong ginawa niya? No, ginagamit pa po ng ating Panginoon, ating mahal na pastor bilang pagpapala sa atin. Po, ginagamit pa po ang ating mahal na pastor bilang encouragement sa atin. Na kahit na sobrang lalo na sa Panginoon, na kahit na sobrang dami mo nang nagawa sa Kanya, no, there is still a chance na gamitin Kanya sa Kanyang gawain. Ano po? Isa lang po ang dahilan niya mga yan. Sabi po sa Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. It is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Kaya ngayon po, ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan ko pong turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. And bago po tayo dumako sa ating unang punto, meron lang po tayong 4 points. No, pahapyawan po muna natin yung ating naging kwento. No, dito po sa John chapter 4. So simulan po natin sa verse 3. Sabi ng Bible, Jesus left Judea and departed again into Galilee. And He must needs to go through Samaria. Then cometh He to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well, and it was about the 6th hour. Ngayon, para paiksiin po natin ang naging istorya, ang ating Panginoong Jesus po na isang Hudyo ay kailangan niya magpunta sa Galilee. No? At sa pagpunta niya po ng Galilee, kailangan niyang dumaan ng Samaria. Noong mga panahon po na ito, naging kultura na ng mga Jewish people na kapag pupunta sila ng Galilee at kailangan nila dumaan sa Samaria, hindi po nalang nakakalimutan po natin na mayroong natural drink na makukuha natin sa ating Panginoong Jesus. No? Sa buhay po natin, ang ginagawa po natin, puro po Coke, no? Puro po artificial, puro po Royal, puro carbonated drinks, no? Kaya pagdating, kahit na may iniinom ka, meron kang ini-intake, sa feeling mo, meron ka pa rin pagkukulang, uho ka pa rin. Yung lalamunan mo, naglalagkit pa rin. Nakakalimutan po natin, meron tayong natural drink na makukuha natin sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, ano pong solution dito po sa thirsty soul? Ayan. Ano pong solution sa thirsty soul ng Samaritan woman? Solution is empty your cup. Humbleness. Verse 15. Basahin po natin. The woman saith unto him, Sir, give me this water that I thirst not, neither come hither to draw. Ah, so yun po ulit ang verse natin. Ayun, ano naman pong interpretation yung gusto natin gawin dito? No? Makita niyo po yung humbleness. No? Kanina po yung belief, 'di ba? Ngayon makita po natin yung humbleness nitong Samaritan woman, no? Pagkasabi ng Panginoon, no? Ye shall not thirst again if you will have this living water, no? Sabi kagad nitong Samaritan woman, give me this water that I thirst not, neither come hither to draw. So wala nang pagmamagaling, wala nang pagtatanong, wala nang pagmamalaki sa Panginoon, no? Hindi na ako magtatanong, no? Give me this water. Actually, itong Samaritan woman, kagaya po ng nabanggit natin, hindi naman po wala talaga siyang mainom, kaya siya ay nauuhaw.
Hindi naman totally na wala siyang naiinom, kaya tuyo yung lalamunan niya. No? Meron po siyang naiinom, but all this time, it is the wrong water. All this time, it is the artificial drink of her life. Ano po? In order for us to be filled by God, we should first empty our cup. No? Para po tayo ay mapuno ng ating Panginoon, no? Hindi po pwede na tayo ay punong-puno ng ating mga sarili. Hindi po pwede na ang iniinom pa rin po natin na yung laman pa rin ng baso natin is Coke. Ang laman pa rin ng baso natin is juice. Ang laman pa rin ng baso natin is mga carbonated drinks. No? No? Para po mapuno tayo ng Panginoon, para maramdaman po natin yung quenching of thirst, we should first empty our cup. No? Para po matanggal yung thirst sa ating mga buhay. Ngayon, lahat po ng traditional na ginagawa natin, we should empty it. Sa papaano pong paraan? By humbling ourselves. Katulad po na naging attitude ng Samaritan woman, no? Wala nang pagmamalaki, wala nang pagtatanong, wala nang pagmamagaling. Sir, give me this water that I thirst not. Ayun po, third point, no? Pangatlong problema ng Samaritanong babae, the denying soul of Samaritan woman. Masahin po natin sa verse 16 up to verse 17. Jesus saith unto her, Go, call thy husband and come hither. The woman answered and said, I have no husband. No, so nabanggit na base natin kanina, this woman have 5 husbands. Pero sabi niya sa verse 17, the woman answered and said, I have no husband. Ano pong attitude ang meron nitong Samaritanong babae? This woman have a denying soul. No po? Makikita po natin how this woman denied and sugar-coated her soul. No? Kung mapapansin nyo po, ganyan din po tayo minsan sa ating pong mga buhay. We are more likely to cover and sugarcoat the real situation of our soul. No? Minsan kapag tinanong po tayo ng ating kapatid, kamusta ka naman? Okay lang. No? Malakas pa rin, matatag, walang problema. Masaya pa rin ako. Pero deep inside, no, wounded na pala yung soul natin. Sugatan na po pala at punong-puno na tayo ng kalungkutan, ng pagkabigo, ng pag-aalala, at latang-lata na pala tayo sa sobrang uhaw. No? And all this time, ang ginagawa lang natin is i-deny. I-deny natin sa sarili natin. No? Na malakas pa rin ako, I have no husband. No? Ngayon, meron po kaming isang tauhan sa aming pong bahay. No. Sa amin po kasi naging nakasanayan na po namin na si Mama ay EBP, i-blood pressure. No, kapag bina-blood pressure po namin si Mama, kadalasan po yung iba po naming tauhan ay sumasabay na rin po ng blood pressure kasi para ma-check din po yung health po nila. Meron po kami isang tauhan na babae, blood pressure ko po siya at kinausap po siya ni Mama, sabi ni Mama, Uy, tawagin mo naman yung asawa mo, i-blood pressure mo naman. Di natin na ba-blood pressure yun eh. No? Sabi naman nung tauhan po namin, hindi, ti, ayaw niya eh. No? Kasi ano pa daw siya, malakas pa daw siya, hindi pa siya nakakaramdam ng sintomas. No? At tuwing gabi nga, naliligo yun kasi pampababa daw ng dugo. No? Tapos, edi lumipas na ng ilang mga araw, nag-blood pressure ulit. Blood pressure po ulit si Mama. Tapos tinanong ulit ni Mama, Uy, tawagin mo naman yung asawa mo, blood pressure natin. No, i-check natin yung dugo, baka mamaya mataas na pala yan. Sabi na naman nung asawa, no, hindi ti, ano pa rin, malakas pa rin siya. Ano nga yun eh, lagi nga nagpapawis yun eh, lagi nag-exercise. Ngayon, hanggang sa isang araw po, nakasalubong ko po yun, yung amin pong tauhan. No, at napilit ko po siya na i-blood pressure. No, nung blood pressure po namin siya, apakataas po pala ng dugo niya. No, sobrang taas na ano po 'yan, parang 150 or 140 over 100, parang ganun. So sa mga ganung edad, mataas po 'yun, 'di ba po? Ang taas po noon. No, all this time po pala itong tauhan po namin na ito, high blood na po pala. At ang ginagawa niya lang is dinideny niya sa sarili niya. Na high blood siya. Bakit? Kasi ayaw niya daw pong malaman yung health condition niya. Ayaw niya daw malaman na, tumatanda na ako, na ganito na pala ako. No, dati malakas pa ako, hindi ako ganito eh.
No? Pero dahil tumatanda na siya, ayaw niyang aminin na high blood na pala siya. Ngayon, bakit ko po ito nasabi? No? Madalas po kasi, ganyan ang reaksyon po natin. No? Sasabihin po natin sa ating mga sarili, matatag pa rin ako. Hindi pa rin ako nanghihina. Kaya ko pa. Pero in reality, sa kailaliman ng puso po natin, tayo po pala ay sugatan na. Tayo po ay high blood na. Tayo po ay nanglulupaypay na sa ating Panginoon. Kung minsan, nagiging mali na po ang ating mga puso at motibo. So, yan po ang pangatlong problema ng Samaritanong babae. Meron po siyang denying soul. Ngayon, ano pong naging solution nitong denying soul? Solution is admit. Sabi po ng verse 19, "The woman saith unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet." And sabi nga po, di ba, when you acknowledge your problem, you are halfway done solving the problem. No, so the moment na in-acknowledge mo na meron kang problema, 50% tapos ka na. Ang kailangan mo na lang gawin, execute yung kailangan mong gawin. Execute yung solusyon na kailangan mo. No? So it all starts with awareness. No, hindi po tayo magagamot ng Panginoon, no? Hanggat tayo po ay nagde-deny sa ating mga sarili. Kung hindi po natin aaminin na tayo ay wala sa tamang kondisyon o may problema. And so number four, last point po, dito na po tayo magtatapos. Number four, the healed soul of Samaritan woman. Sabi po ng verse 28-30, "The woman then left her water pot and went her way into the city and saith to the men, Come, see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? Then they went out of the city and came unto him." No? So ano pong nangyari? Ang nangyari po, matapos po ang tagpo nila ni Jesus Christ nitong Samaritanong babae, nagpunta po itong Samaritanong babae sa kanilang city. At ito pong Samaritanong babae ay isang naging living testimony of Jesus Christ sa kanya pong mga kasamahan. Po, dito po sa ating simbahan, marami po ang naging ganito ang storya. No? From people na sira ang ating mga buhay, no? Na hinil ng ating Panginoon. Isa po sa mga mabuting halimbawa nito ay si Nanay Telma. Ayan, si Nanay Telma. Po. Si Nanay Telma kay Mama. Si Nanay Telma po ay isa sa halimbawa ng healed soul. Nung si Mama po ay nakaranas ng same situation na naranasan ni Nanay Telma. Si Nanay Telma at ang kanilang pamilya po ay naging buhay na patotoo at encouragement sa amin pong pamilya. So, the healed soul of Samaritan woman. Ayan po. Ito po sa ating pong pagtatapos, ito po tayo sa ating conclusion. At some point in our lives, tayo po ay naging isang Samaritan woman. Po, nagkaroon po tayo ng doubtful soul, nagkaroon po tayo ng thirsty soul, nagkaroon po tayo ng denying soul. At kung papaano po natin i-quench at i-satisfy yung thirst na meron tayo, ay same method sa Samaritan woman. Po, marami pong waters na ino-offer sa atin ng mundo. But let us always remember, only Jesus can satisfy our soul. Ilamang po, ilingan ko na po si Pastor Butch.